Ay, share ko po sa inyo yung lesson namin kanina sa Bible Ninja. Chapter 8, verse 24. Meron dong bulag, tapos hinawakan ni Jesus. Tapos sabi niya, nakakita ka na ba? Tapos sabi ng bulag, opo, kaso yung mga tao parang puno. Ang weird, no? Yun pala, meron talagang medical condition na ganun. Ang tawag doon, visual agnosia. Sobrang rare nun. Nakikita ng mata, pero hindi nakikilala ng utak. Isipin mo kayo inimbento na lang yung story na yun. Eh wala pa namang modern science dati. Paano nalang naisip yun? Ibig sabihin, yun talaga yung nangyari. Ito pa yung best part. Yung sinabi ng lalaki na hindi pa siya fully healed, hindi nagalit si Lord. Nawakan siya ulit hanggang gumaling siya. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magsinungaling. Kung hindi ka pa okay, sabi mo kay Lord, hindi ka pa okay. Hindi magagalit. Magsabi ka ng totoo. Sayang yung oras kung plaplastikin mo lang si Lord. Hahawakan ka niya ulit hanggang maging okay ka. Okay? Hello! Walaan niyo ginagawa ko. Naglalaga ng itlog. Meron tayong matututunan dyan sa itlog eh. May mga taong parang itlog, napaka-ordinaryo. Anong ulam? Hilagang itlog. Ano ba yun? Hilagang itlog. Parang hirap-hirap na natin. Pero alam niyo, secret ng itlog. Kapag hinalong mo siya sa ibang mga sikat na ulam, kagaya ng adobo, apritada, menudo, ganun. Tapos hinain mo siya, hulaan nyo anong unang pinag-aagawan dun. Tama kayo. Itlog. So may mga taong sobrang ordinaryo din at napapansin. Kasi nga, sila lang. Pero pag naisama sila sa ibang tao, lumalabas yung pagka-special nila. Baka ikaw ganun din. So huwag ka magtampo, ha? Kain tayong itlog. Instant pancit canton. Ano ba yan? Tapos tinan niya. Wow! May itlog! Special! May share ako sa inyo tungkol kay Apostle Peter. Napaka-curious nung case nun. Isipin nyo, tatlong beses niyang dininay si Lord Jesus. Tapos sinabi sa kanya ni Lord Jesus, prior to that, sabi, Peter, tatlong beses mo ako i-deny bago tumilaok yung manok. But because Satan has demanded to test you, but don't worry, I have prayed for you. And when you have come back, strengthen your brothers. Siya yung inutusan na palakasin yung mga kapatiran niya. Eh magfe-fail nga siya tatlong beses. Kasi po, sa totoo, sa tunay na buhay, ang pinaka-sincere dumamay sa mga taong sasaktan, yung nakaranas masaktan. Sa mga taong nawalan, yung nakaranas mawalan. Sa mga taong bumagsak, yung nakaranas bumagsak. Kaya ibig sabihin, kahit yung mga failures natin sa buhay, hindi masasayang. Kasi may paggagamitan si Lord dyan. Okay? So, nasaktan ka na ba? Magagamit mo yan. Narinig nyo na to? Walang isang bagay na totoo. Ang katotohanan ay kanya-kanya yan. Kanya-kanya tayo ng totoo. Ang totoo sa'yo ay pwedeng hindi totoo sa akin. Kaya, walang isang bagay na totoo. Naisip ko, kung walang isang bagay na totoo, at totoo yun, edi may isang bagay na totoo. At kung hindi naman totoo na walang isang bagay na totoo, eh di may isang bagay na totoo. Kasi kahit ano gawin natin, hindi natin matatakasan na may katotohanan. Ang problema lang, ang daming takot sa katotohanan. Alam niyo kung bakit? Pakialamero kasi yung katotohanan. Mga malintrip mo sa buhay, gusto niyang pakialaman. Mga nakakasira sa iyo, gusto niyang tanggalin. Diba? Si Lord yun eh. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At mahal ka ni Lord. At yan ang totoong totoo. Basta gising. Sarap matulog na. Sa totoo lang, sobrang sarap matulog. Pag gising mo, ang iniisip mo, sarap matulog. Gusto pa matulog. Diba? Hindi mo naman yung ginagawa pagkatapos kumain eh. Pag busog na busog ka na ba, sinasabi mo? Busog na ako, sarap kumain. Gusto ko pang kumain. Hindi naman eh. Kaya yung pagtulog ang isa sa pinakamasarap gawin sa buhay. Pero, ito pag-isipan nyo. Pagtulog ka, wala ang control at saka wala ang alam. Tama? So, wala ang control at wala ang alam, paano siya naging masarap? Kasi, madalas sa buhay, mas pinipilit mong kontrolin, mas nahihirapan ka. Kaya ang gawin mo yung the best mo. Tapos, ipaubaya mo na kay Lord. Masarap kaya yung wala ang control minsan. Para pagtulog, yung sarap. Kahit wala ang alam, saka wala ang control. Kaya huwag ka na masyado ma-stress. Okay? 1 Peter 5:7. Cast all your anxieties upon Him, for He cares for you. Sabi ni Lord sa Matthew chapter 18, verse 6, kung sino man ang naging sanhi na pagkakasala o pagkakatisod ng mga maliliit na batang ito niniwala sa akin,
Mas mabuti pa sa kanya, sabitan ng malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat para malunod. Ha? Sinabi ni Jesus yun? Akala ko ba God is love? Oo nga. Ang problema kasi sa'yo, hindi ka galit. Ang totoong pagmamahal kasi, nagagalit sa mali. Ang alam lang kasi natin definition ng love yung 1 Corinthians 13, nakakalimutan natin yung Romans 12:9. Sabi ni Paul sa Romans 12:9, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. So if the love that you profess does not know hate for evil, it is not love. Okay. Hindi ko naman sinasabi magalit kayo sa tao. Mahalin natin ang tao, pero magalit tayo sa evil. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin nun, yung salita ni Lord ay lampara. May tanong ako sa inyo. Meron bang nagdadala ng lampara o nagsisinda ng lampara ng tanghali? Kailangan mo ba ng lampara sa labas kung maliwanag naman kung ginagamit yung lamp? Sa dilim. Kaya huwag kang magtampo kay Lord kung dumadaan ka sa dilim. Saan mo gagamitin yung liwanag kung di ka dadaan sa dilim? Bakit mo kailangan ng lamp at bibigyan ka ni Lord ng lamp kung inaasahan niya na hindi tayo dadaan sa gabi? Kaya tayo merong lamp kasi alam ni Lord dito sa buhay na to, dadaan tayo sa madilim, dadaan tayo sa gabi. Kaya huwag kang masyak, huwag kang magulat. Yung dilim kasama yun, huwag kang matakot. Tama natin ang liwanag. Okay? Hindi ako nag-drive ba? Kamusta ka na? 7 buwan na yung pandemic. May nawala ba sa'yo? Income, opportunities, relationships, o yung pinaka-worst, mawala ng mahal sa buhay. Doon sa topic namin sa Bible Ninja kanina, Luke chapter 9 verse 7-9, si Herod, nalito siya kasi napapatay niya na si John the Baptist, tapos nababalitaan niya tungkol kay Jesus. Sabi niya, napapatay ko na yung John the Baptist ah. Sino itong Jesus na nababalitaan ko? Minsan merong mawawala sa buhay natin. Opportunities, blessings, o kaya mahal sa buhay. Pero gusto kong sabihin sa'yo na kahit ano o kahit sino ang mawala, huwag kang mawawala ng pag-asa at huwag kang susuko. Kasi pagdating sa dulo, meron at merong isang matitira. Yung matitirang yon kahit kailan hindi mawawala. Yung si Jesus. Wala man lahat, may Jesus pa.